Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit, ang mga alagad mo'y patuloy ang pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila, ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputokin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak at walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak. Sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Hindi niyo mapag-aayuno ang mga abay sa kasalan habang kasama pa nila ang nobyo, diba? Ginagawa ang pag-aayuno bilang tanda ng pagluluksa sa mahal ni Yumao. Pagbabayad puri sa mga kasalanan, paghingi ng gabay at lakas sa Diyos kasama ng panalalangin. O bilang tanda ng pagdating ng kaharian ng Diyos o ng Mesiyas. Dahil sa katotohanang dumating na si Jesus at nasa piling na ng mga alagad, hindi na nila kailangang mag-ayuno. Inahalin tulad ni Jesus sa isang nobyong ikakasal na dapat samahan ng mga abay sa pagsasaya. Ito rin ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus ang tungkol sa panahon na aagawin sa kanila ang nobyo kapag dinakip na siya at dinala sa kalbaryo. Dapat mag-ayuno na ang mga alagad. Pagsasagawa, ilagay natin sa tamang panahon, tamang intensyon at tamang pamamaraan ang anumang uri ng gawaing pangkabanalan, panalangin, pag-aayuno at kamanggawa ang puhunan ni San Gregorio Magno sa kanyang panunungkulan bilang Santo Papa. Tularan mo siya.